ko, naalaala ko, yung kaibigan ko dati, may pinanood kami, MMFF din. Ako, tatalon sa building yung bida. Sabi ko, hindi yan tatalon. Tapos sabi ng kaibigan ko, sige, pustahan tayo. Pag tumalon, magbabayad ka sa akin ng 500. 500 pesos lang. Oo. Tapos? Ayun nga, tumalon yung bida. Oh my God. O, kaya nabili ako ng ano sa kanya. Ng 500. Kasi dapat lang naman dahil talo ka sa pustahan. Eh, syempre, Tito Audrey ka po ang MMF. Laging Pasko nang nagaganan. Isang araw bumalik sa akin. Na konsensya siya. Bakit? Ibinigay sa akin 500. Bakit daw? Sabi niya sa akin, Bes, nasinungalin ako sa iyo dahil sa totoo talaga, napanood ko na yung ano, yung pelikula, kaya alam ko tatalon yung bida. Sabi ko, okay, yung baga. Ay, sabi ko, Bes, may kasalanan din ako sa iyo. Dahil napanood ko na rin yung pelikula. Oh, gagano pala, ba't ka pa pumusta eh? Oo, ba't ka pumaya? Eh, akala ko kasi sa pangalawang beses ko na panonood, hindi na siya tatalo. Nakakaloka si Josa. Bakit naman naisip mo yun? Oh, okay. Eh, bali mo magbago dahil ang sakit naman kaya. Ganyan din ang nangyari sa akin last year. Last year talaga. Last year ba? Akala ko last year. Last year. Oo, ano ba? No high school ka, no first year ka. Second year. Ganyan nangyari sa akin, magpapasko din. Ganito nga. Dahil may pinilayas akong tauhan ko sa amin. Anong tauhan mo? Namasukan bilang kasambahay. Ah, kasambahay sa bahay niyo. Oh, tapos, eh alam niyo naman ako yung napaka-stricto sa mga ganyan. Oh. Eh sabi ko sa kanya, kung ikaw ay mamamasukan sa akin, dapat sa umaga, alas 6 pa lang, ikaw ay nakaluto na. Dapat 6:30, nakahain na yan sa lamesa, ha? Dahil 6:45, kami ay kakain na. Grabe ka naman. Eh, ganyan talaga ang patakaran ko. Parang militar. Parang sa army. Aba, ay sumagot sa akin. Yung namasukan. Eh, ma'am, kapag nalito ko ng gising, baka na kayong kumain, ha? Marunong naman yata kayo magluto. Next ako nagigising, eh. Nag-a-apply pala. Kaya nga, oo. Sino naman hindi magpapalayas doon? Nakaka-stress din naman minsan ng mga ganyan-ganyan. Eh, di ikaw na nag-aasikaso. Ay, hindi ka dito, OG. Hindi na ako nag-aalmosa. Ay, hindi pala gumising sa umaga. Ikaw nga, hindi mo kaya. Sabi ko na nga, boy, si Josa namasukan sa sarili ng bahay. Hindi rin kaya. Ang pig of comeback. Napapitig na kami mag-comeback. Nino, ano po ito bang buong? Yeah, sa akin baby boy. Eh, nagyayangang manood ng scene sa akin. Si Puto Bumbong talaga? Oo, nangyayang ka. Ayun na nga. Habang nanonood kami ng scene, syempre madilim. Hinawakan niya ang aking kamay. Na-excite naman ako dyan, Josa. Hindi nakaganyan kayo. Nakaka-dilima. Tapos, binulungan niya ako. Ganyan siguro. Ay! Bumulong! Paano sabi niya? Sabi sa akin, tayo na. Naghihintay na ang girlfriend ko sa labas. Ay, tapos ang pelikula. Tumayo ka na din yan. Galitan magmas. Ayun na, nakakaloka ka. Fake news din pala to. Oo nga, fake news. Akala ko pa naman yung na sila. Ano ba yan? Kaya pala siya dinidate. Kasi syempre allowance. Dinidate. Ayun nga, pagkabigay ko dito, OG, sabi niya sa akin, mamaya ka na lumabas after 10 minutes. Kaya mo muna kami lumayo.
Ayun. Ay, ko, malamig din naman ang Pasko ko. Ano kaya ka binibiyayaan ng kamay? Diba? Pagod na siya. Pagod na siya sa bibigyan ng pera. Oo. Diba gusto mo naman yung Diyosa yung nagbibigay ka? Hindi naman. Wow, ano? Mamatay. Pagod niya naman ang Pasko. Ramdam ko na talaga ang Kapaskuhan. Oo okay. Naman. Oo, oh, eh paano nung last week? Oo. Oh. Walang kaabog-abog. Oo. Oh. May lalaki akong binigyan. Ha? Huh? Ano binigay mo? Cellphone ko, yung iPhone. Ha? Huh? Pera, at saka yung aking relo. Ang tari naman, ang generous. Baby boy na naman to? Hindi. Ano yung patubumbong? Yung patubumbong? Ay, hindi siya, Diyos ko. Saan mo na-meet? Sa perya, sa simbahan, sa simbang gabi, ano? Sa may kanto sa amin. Ah, talaga? Pero may inis ako. Ba't ka pa naiinis? Ba't ka may inis? Eh, binigay mo nga ng kusa. Hindi, Tito OG. Nakakainis talaga. Sino naman hindi may inis noon? Habang binibigay ko yung aking iPhone, pera, relo, may nakatutok sa tagiliran ko ng ice pick! Grabe! Hold up! Lord! Okay, baka naman ice pick ba talagang tumutok sa iyo? Oo! Pero parang may konting lambo. Pero buti pa si Miss Chris. Umaayos ang pakiramdam, parang papunta na sa paggaling. Samantala na alaala ko ang tatay nung na hospital. Ayun nga, Tito OG, nagpa-brain surgery. Kaya dumaan talaga sa isang napaka-critical na operasyon. Binuksan ang ulo niya. Tapos tinignan niyang utak. Ang problema ko nito, hindi na may balik ng doktor ang kanyang skull. Sabi ng tatay ko, Dok! Bakit naman ganyan nangyari sa akin? Kita ko na ang utak ko eh! Huh? Sabi ko sa tatay, Tatay, okay na yan! Huwag ka na magreklamo! Maganda nga yan eh, pwede ka na sumali sa networking! Dahil open-minded ka na! Alam mo, kaibas tayo ng mga doktor. Kaya naman sa medical field, dahil nakikipag-usap ba ng bukas ang ano, hindi nakasara to. Nakakaloka. Ang taring. Ay, Tito OG, huwag niyo ginagin ng tatay ko. Ay, namin na lang kung ang tatay ko. Huwag namin yung downline. Dahil yung kumari ko, Tito OG, naghiwalay na din sila ng asawa niya. Bakit? Okay, pero yung kumari ko, nawawala yung lima niyang panty. Limang panty? Nawawala yung lima niyang panty. Ano connection sa paghiwalay? Eh, alin na nga, ang pinagbibintangan niya, yung kasambahay nila. Narinig ko nung nag-aaway, sabi ng kumari ko, umamin ka na, ikaw ang nagnakaw ng lima kong panty. Bakit nawawala yun? Aminin mo na ikaw ang nagnakaw. Sumagot yung kasambahay. Ma'am, hindi ako! Hindi ako nagnakaw! Sisi na magpapatunay! Narinig na hindi ako nagpapanty! Ay! Nakakaw yung panty ko! Ay, may napaklasan. Oo, nakakaloka. Kaya ingatan po ang ating panty. At huwag pong ingatan ang panty kung hindi naman talaga nagpapanty. Kasi mamaloy masayo. Bakit? Hindi ko nasabi sa inyo kung hanggang ko din sa break. Ha? Alam naman namin nakipotubong. Hindi, may bago na ito akong manliligaw kasi nakipag-break na ulit ako. Paano ka manliligaw? Palang din-break mo na. Alam mo kasi meron ka. Ginawa mo, yung maliligaw. Away pa siya na ginawa mo siya. Eh, parang hindi na po ako masaya sa kanya dahil pag nagla-lovemaking kami, wala siyang alam na halik dito, OG. Ha? Pag hinalikan niya ako, parang anayon namin sa isa't isa. Ha? Hinahalikan tapos ang labo. Ano yun? Ang labo? Flying kick lang yung alam niya dito, OG. Pwede lang, lumun lang kami ng gano'n. Nandamig na ako sa kanya. Gusto mo ba ng flying kick, Diyosa? Ako mamalik dito, Oji, tama na ang pustahan iyan. Bakit? Dahil speaking of buntis-buntis, na kanyang kaibigan ko. Ano kanyang nanti yan dahil buntis? Ano ngayon nga, babae naman yung kaibigan mo, di ba? Oo. Siyempre, magbubuntis talaga yon. Ano problema? Eh, paano nga, Tito OG, yung lalaki na nakabuntis sa kanya, hindi masabi sa kanyang pamilya, hindi niya may pagtapat. Hindi may pagtapat nung lalaki sa pamilya nung lalaki. Oo, yung lalaki na nanti yan. Pero bakit naman? Oo nga. Pati hindi pa sabihin yung mga nganak na yan. Oo,
ayaw ba nila? Hindi sila boto dun sa girl? Hindi, hindi talaga boto. Ha? Mahirap yun pag ganun. Bakit? Oo nga, dapat sabihin niya dun sa nanay, sa tatay niya, tsaka sa mga kapatid niya. Di ba yun yung pamilya niya? Eh, hindi niya ako masabi, Tito Oji. Diyos ko, ano ba naman yan? Eh, pamilya niya yung nanay niya, yung mga kapatid niya na nabuntis ko po yung kaibigan ni Diyosa. Ano ba naman yun? Ito, Oji, hindi po sa nanay at hindi rin sa mga kapatid. Ha? Yung lalaki? Oo. Eh, kanino hindi masabi? Eh, sa mismong asawa niya. Gaga ka? Sa bed kayong ano mo? Yung mismong asawa. Paano nga sasabihin? Naman si Coco Martin. Bakit? Eh, deboto siya ng ano, ng Nazareno. Oh. Talagang bagay na bagay kami. Ha? Bakit? Oh, eh, deboto rin ako ng aming patron. Hindi ka bagay na bagay. Pareho-pareho kami. Hindi yung bagay. Pag bagay, mag-jowa. Oo, makabagay ka naman. Puro kayo hindi boto lagi sa mga... Eh, kasi deboto nga. Oo nga. Di kami boto, kaya di boto. Oh, di boto. Sa'yo, di boto. Ano si Coco Martin, deboto siya. Pero nakakatuwa nga lang, dalong isang araw, ayun, ipinarado namin ang aming patron. Nag-position kami. Oh. Eh di maraming sumama, may mga lalaki, may mga babae. Oh. At syempre, ang dami din namin mga baklang sumama sa position. Ah, okay, sabi ni Father, lahat ng mga lalaki sa likod ni San Jose. Lahat ng mga babae sa likod ni Mama Mary. Eh, kami mga bakla, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ay, sabi namin kay Father, Father, saan kami? Sabi ni Father, Hoy, mga bruha, wanna talk? Follow me! Bilang si Father? Mabuhay ka, Father! Parang I wanna be a mother! Kala-kala ko naman. Kanina naman naalala mo. Malaking inmates na iyan. Oh, what about? Eh, nagkaroon din ako ng boyfriend na nakakulong. Nakakulong? Mm-hmm. O hindi mo sa amin sinabi anong araw? Eh, alam ko naman na magagalit kayo sa akin. Bakit? Kaya itinago ko sa inyo. Oh my God. So, anong kwento dyan? Eh, ayun nga, buwan-buwan na rin kong dinadala. Buwan-buwan? Mm-hmm. Oh. Right, ayun. Tapos, nung bandang huli, nagalit na siya sa akin. Oh, bakit? Sabi niya sa akin, parang napapansin ko. Parang ang ganda ng mga damit mo. Tapos pag nagdadala ka sa akin ng mga pagkain, ang sasarap. Ang mga suot mo, mga branded lahat. Tapos nakapagpariban ka ng buhok. Oh. Tapos branded lahat ng mga bags mo. Tapos nagpapapacial ka na ngayon. Bakit ngayon? Kung kailan ako nakakulong, lalo ka nagmukhang mayaman. Kaya sabi ko, baby, nakuha ko na kasi yung reward. Kaya sabi niya, reward! Anong reward? Saan yun? Eh, baby, reward kasi sa akin yun ng pulis. Na bibigyan ako ng 1 million kung sino makakapagturo sa iyo. Kaya hindi mo ako kita, ang tagal mo nang tatago yun. Ako din lang nasa selva siya, kung di nasuntok talaga ako. Digest ito, Oji, dangan din lang na pag-usapin niyo yung birthday at saka cake. Naku, kanina umaga may nakasalubong ako sa bakery. Ano yun? Sino? Pulube! Nahingi sa akin ng cake! Ha? Cake! Nahingi sa akin! Pinagang juicy, oh. Palimos daw ng cake! Oh. Abay, napagalit ako talaga! Oh. Sabi ko, aba, ang kapal naman ang mukha mo! Malinin mo sa kalaman, cake! Ano, cake ka ka nang hinihingi mo? Pwede naman tinapay! Oh. Pwede naman tinapay dahil sana binili mo si bakery. Naku, Tito Oji, abay, sinagot pa ako ng bata! Kaya ko sabi sa'yo. Aba, sabi sa akin eh! Marunong ko pa sa akin, yung birthday ko kaya ngayon! Sa palagay mo, yung pandesal, matutusukan niya ng kandila, ha? Sa binilang ng cake. Abay, oo, binilang ko na. This birthday naman. Nung binigay ko na nga sa bata ang cake, kinantahan ko pa dito, Oji! Wow! Happy birthday to you! Hawak-hawak ko pa! Happy birthday to you! Alam mo, ginawa ng bata? Ginagawa ang cake, tapos inilagay ko ang cake. Ay, nakakalo. Kaya nauna mga kataali. Baka masaya lamang ang bata, eh. Pag-ing cake. Pabili! Ano ba yun? Sino yan? Pabili! Malik ka ba? Gusto naman! Napakabastos mo! Tingnan mo naman ang tsura ko! Babae! Ako kasi sasabihin mo kung may itlog ako! Excuse me, nagbebenta ka ba ng itlog? Ah! Ang sabihin lahat mo? Hindi
yung sinabi ko. Sorry, naman tama ko. Ay, sandali! Namumukha namin yan ah! OMG! Oh my God! Christian Bautista! The romantic balladeer. Yeah! Oh, hindi pala kayo! 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 Hindi pala kayo!